Good day and welcome po ulit sa aking video. It's been a long time since ako po ay nakapag-upload ng video. Naging busy. Pangalawa, medyo hindi ko na rin naging priority ang YouTube. Bala ko rin itong, hindi lang pala YouTube, yung mga videos. Dahil nagbalik na. No? Dati naging pastime lang nung pandemic. Anyway, I think 1 year ago yung last time ko na pag update tungkol sa aming sound system. So nandito ako ngayon para lang update uli yung mga ginawa naming improvements sa video, sa aming audio sa church. So ito po, ano? Ayan, kung naalala niyo po, ang amin pong sound system ay isang XR18. Ayan, na-upload, na-ano ko na rin before. Meron kaming Joson o Hoson na wireless at nakalagay po siya dyan. Pero ang improvement po na nagawa namin talaga ay na-i-mount na namin yung aming mga speakers. Ano? Almost 4 years in the making ito. Ayan, naka-mount na po siya both sides. Yung pong aming Behringer Eurolive 115D. Ayan, tinaas po namin siya na around 7 to 8 feet. At sapagkat naka-pan left and right na siya ng malayo, ano, talagang wide siya. Kailangan namin magkaroon ng center fill para yung mga nasa harap ng congregation ay mabinig pa rin ng maayos o magkaroon pa rin ng magandang sinasabi ng anas parang distribution ng audio. Yun po. At dahil yung amin pong mga speakers ay nakaharap na hindi na siya monitor, nag-switch na rin kami into in-ear monitors. Simpleng in-ear lang muna kasi tinatry lang muna namin. Bumili lang kami nitong Lekato sa Shopee. Meron pong transmitter at meron pong receiver. Tatlong receiver po ang binili namin along with some in-ear headsets. Ang lahat ng aming mga musicians ay naka in-ear na rin. Sa aming drummer at the rest of the band, sila po ay naka Samsung QH4 na headphone amplifier na nakakonek po yan sa isa sa mga aux out ng ating pong Behringer mixer. So apat po ang ano yan, so pwedeng iba't ibang band members na nandyan. Pero yung aming pong keyboardist ay may sarili po siyang mix. Ito po yung Behringer na in-ear monitor. So nandyan po siya. So para ibang mix po ang pwedeng gumawa. Kung makikita nyo na nga dito, wala nang mga monitors. Yan po isang speaker na yan. Ayan po ay fill na, center fill. Na, ano, so mas malinis pong tingnan ang aming pong ano ngayon, aming stage. So yun lang po muna, no, aming update. So ito po, ano, aming stage. Yun yung aming mga speakers. Yan lang po. Next time po ay siguro bibigyan ko kayo ng mas in-depth na review ko doon sa Lekato na ano na in-ear monitor. I-review ko lang uli ano yung ating kunasan banda yung ano yung ano na yun, yung itsura ng aming ano to, aming in-ear monitor. Napakamura lang po niya, no? Yan po, murang-mura po yung ano na yan. Yung dalawa po siyang klase, meron pong transmitter at may receiver. Ang ginawa ko po, bumili ako ng tatlong receiver at isang transmitter. Nakakabit din po yan sa ano po, sa aux out ng amin pong mixer. Yeah, ito po yung transmitter. Yan, from the aux out papunta po dyan. At ito yung transmitter. Tatlong gayan for the singers. Tapos bumili lang kami nitong inexpensive lang muna no, na in-ear na monitor na nakabit po sa atin pong receiver. So yan po, sabi ko nga next time bibigyan ko kayo ng mas in-depth na review noong mga nabili namin mga bagong gamit tulad nung Samsung na ano na headset or earphone or headset amplifier. Ayan. Kung makita nyo po, isa lang po ang input niya. Pwedeng dalawa kasi stereo. Pero kung mono lang, pwedeng dito isa lang. Tapos apat po ang kanyang output. So pwedeng up to apat na musician ang pwedeng magsama-samang makinig sa isang mix.
So yun po. So yun lang po muna. Very short update lang po itong aking ginawa. And as always, God bless you all and be safe out there.